Hello guys, ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Narito na naman tayo sa ating OIC Sarap Channel. Ngayong araw, tayo po ay gagawa ng buko pie. Actually, meron na tayong video nito, kaya lang ngayon, gagawa po tayo ng buko pie at ito po ay lalagyan po natin ng langka o jackfruit. Umpisahan na po natin kasi medyo matagal ito dahil nasa dalawang stages po ang paggawa nito. Yung pie crust at saka yung feeling natin para dito sa ating buko pie. Okay, umpisahan natin dito sa paggawa ng crust. Meron po tayo ditong all-purpose flour. Medyo marami tayong gagawin ngayon kasi itong buko pie, yung top at saka yung ilalim, yung base, lalagyan po natin ng crust. So, i-cover natin ng pie crust. Okay, ito kailangan natin all-purpose flour, salt, butter. Kailangan itong butter natin, yung talagang cold siya. Medyo matigas siya, galing sa ref talaga. At kailangan din po natin dito ng cold water. At dito sa ating filling ng buko pie, ito po, meron tayo dito yung buko juice. Yung itong liquid, itong sabaw nitong buko. Okay, meron tayo dito yung buko. Ito oh, yang coconut meat. At ang gagamitin po natin dito, all-purpose cream. Then, meron din tayo ditong granulated sugar. Okay, then cornstarch, vanilla extract. Okay, so ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa paggawa po natin ng buko pie. So, itong all-purpose cream, pwede po kayong gumamit dito ng evap milk sa halip na all-purpose cream. So, ito yung meron ako, kaya ito po yung gagamitin ko. Pero, pwede rin yung evap milk. Okay, mag-start na tayo ngayon. So, ito, itabi muna natin itong filling nitong ating buko pie. Okay, itabi muna natin. Gagawa tayo ng pie crust. So, gagawin natin ngayon dito. So, meron tayo dito yung salaan. Sasalain po natin itong ating all-purpose flour. Ilagay natin yung salt. Then, salain natin para bumuhagag yung harina. Okay. Then, ngayon, dito po, ilalagay natin itong butter. So, kailangan pag-isa-isahin natin para hindi magkadikit-dikit. Kailangan kasi mag-combine itong butter at saka itong flour. So, medyo marami yung ginamit nating butter dito at saka itong flour kung i-compare natin doon sa egg pie. Kasi yung egg pie, yung ilalim lang ang may pie crust. Ito kasi yung pinaka-top meron din. Naka-cover ito ng pie crust. So, paghiwa-hiwalay natin. Okay. Then, gamit po itong ating phase 3 cutter. Ika-cut natin itong butter. So, ganyan lang oh. Hanggang sa mag-combine itong butter at saka itong flour. Tutuloy lang natin yung ganitong process hanggang sa magsanib. Kailangan na magsanib yung flour at saka yung butter. Iunti natin lalagyan ng water, cold water. Ayan, no? So, hanggang makuha natin yung texture. Haluin natin.
kailangan mag-combine itong mabuti. Okay, so kailangan ganito po ang kalabasan itong ating gagawing pie crust. So ang gagawin natin, hatiin natin sa dalawa kasi dalawa gagawin natin eh. Medyo malaki itong ilalim. Ito yung sa top. So, ang gagawin natin ngayon, lagay lang natin dito sa plastic wrap. Okay, lumambot yung butter. Kaya ilagay po muna natin sa ref para medyo tumigas ng konti. Okay, ilagay natin sa ref. Then ngayon, ang susunod natin gagawin, meron tayo ditong isang lutuan. Gagawa tayo ng filling habang pinapatigas natin yung butter ay yung pie crust. So ang gagawin natin ngayon dito, itong cream, itong all purpose cream, and then itong sugar, paghaluin natin. Then, ito po, lulutuin natin ito sa mahinang apoy. Okay? Mix natin. Okay, lulutuin natin ito. Then, i-prepare muna natin itong cornstarch at saka itong buko juice. Ito yung sabaw ng buko. Ilalagay po natin dito yung ating cornstarch. Tutunawin natin. Okay, then ngayon, lutuin natin. Then ngayon, pag kumukulo ng ganito, ilagay po natin itong buko. Saka itong langka. Tignan natin yung apoy. Okay, haluin natin. Then, dito po, ilagay natin itong vanilla extract. Hindi naman kailangang maging malutong-luto yung buko kasi i-bake pa natin ito eh. Okay, then ngayon, ang gagawin natin dito, so itong tinunaw nating cornstarch doon sa sabaw ng buko, okay, unti-unti nating ilalagay dito hanggang sa magtiken siya. Dahan-dahan lang. So, ang magiging texture po nito, yung parang jelly, yung parang mahablangka. Hindi niya dapat na masyadong tiken. Yan pa natin, may tatirang konti.
Kaya tamang-tama yung cornstarch. Okay, then ngayon, pwede na po ito. I-turn up na natin yung heat. So, ito yung magiging filling doon sa loob ng ating buko pie. At ngayon, pagkaraan po ng 10 minutes na pagkalagay natin ito sa ref, narito na yung ating mga gagawing pie crust. So, ang gawin natin, so meron tayo ditong flour. So, alisin natin dito. Then, meron tayo dito yung rolling pin. So, gagawa po tayo ng pie crust. I-flatten lang natin ito. Gagawa tayo yung pabilog. Okay, then ngayon, dito po natin i-bake. So, kailangan kasi pwede na rito. Gagawin lang natin ngayon. So, i-roll lang natin ganyan. Okay, then diin na natin. Kailangan lang yung size nung baking pan nyo, kailangan tamang-tama yung size nitong gagawin nating pie crust. Okay, so lumalambot na naman yung butter eh, kaya aayusin lang natin ito at ilalagay ulit natin sa ref. Ang gagawin natin dito, gupitin lang natin itong mga sobra dito oh. Then, dito po, lagyan natin ng ganyan, no? Tusukin lang natin ng pork para noon hindi siya lumobo pag nagbe-bake na tayo. Okay, lagay muna natin ito sa ref. At ito namang isa ang ayusin natin. Ito yung ilalagay natin sa pinaka sa itaas. So isama natin yung pinaggupitan. Gagawa tayo ng isa pang makaka-cover doon sa ating baking pan. Okay, then ngayon, so, tingnan natin. So, pwede na po ito. Kasi, tamang-tama na ito, pang cover. Ang gagawin natin dito, ilalagay din po natin ito sa ref. Ganyan natin, oh.
Lagay ko natin ito sa ref kasama ng rolling pin. Para mamaya, kailangan kasi mag-firm lang ng konti para mas madali pong ayusin yung ating pie crust. Okay? I-prepare na natin itong ating gagawing buko pie. So, after na nailagay natin sa ref, ayusin na natin at narito yung ating ginawang peeling. So, nag-cool down na siya. Lalagay natin dito ngayon. So, isali natin dito. Ayusin natin. Dito sa paggawa po natin ng peeling, hindi dapat na masyado siyang matubig o malambot. Hindi rin naman pwede yung matigas siya at umover ng cornstarch. Tamang-tama yung ganito lang, oh. Para siyang mahablangka ang texture. So, subukan niyo po itong may langka. Masarap po ito talaga. So, habang inaayos natin ito, kailangan lang yung oven, painitin natin sa 375 or 190 Celsius. Ito po ay ibe-bake natin 45 to 50 minutes. Then dito, narito yung panglagay natin sa pinakatap. Yung mga gilid, pag napag-abot na natin ganyan, na isarado na natin. So, ayan o, pinagsalikop lang natin yung nasa ilalim na pie crust at saka itong pinang-cover natin. Ang gagawin natin ngayon, diinan lang natin ang fork yung mga gilid. Yan. Kumbaga, para ma-seal siya. Para masarado siya. Ito yung parang pinaka-sealed. Okay. Then dito po, ganyan lang natin. Oh. Tusukin natin yung top pok lang natin. Para noon, hindi siya lumobo. Okay. At dito po, meron tayo yung egg wash. Okay, so ang gagawin natin dito, i-brush natin ito ng egg wash. Okay, then ngayon, pag masyadong hindi pa masyadong maganda yung kulay niya, after 10 minutes, pwede nating lagyan ulit ng egg wash ito. Okay, ibe-bake na po natin ito. Lagyan natin yung mga gilid. Okay, bake na natin ito. Okay, then ngayon, after 50 minutes baking, okay, so narito na po yung ating buko pie.
So, mainit pa siya. Ang gagawin po natin dito, hintayin lang nating mag-cool down. At pwede na po natin itong i-serve at kainin. Slice lang natin ito, i-transfer natin sa isang serving plate. And ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin dito po sa ating buko pie. Ang ginawa natin dito, slice lang natin. Okay, tingnan natin yung loob. Diba? O, tamang-tama. Yung texture niya, hindi siya masyadong malambot at hindi rin naman matigas. Okay, nakadagdag pa yung langka dito, kaya lalo pong mas masarap itong ginawa nating buko pie. So, i-transfer natin dito. Okay, then ngayon, pwede na po natin itong i-serve at kainin. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin dito po sa ating buko pie. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking dito pa rin po sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye.